So welcome na guys sa ating basketball news ngayon para sa ating video. Pag-usapan nga natin na itong si Giannis Antetokounmpo, hindi nga siya makapaniwala sa sinabi sa kanya ng reporter tungkol kay LeBron James. Pero bago yung topic na yan, pag-usapan na muna natin itong sinabi ni Stephen A. Smith dahil sabi niya na itong adwa si Chris Middleton ay dapat nasa NBA Finals MVP conversation dahil din siguro sa performance niya nung last game nila. Pero alam niyo ba itong si Chris Middleton ay malayo nga ang mga stats kumpara kay Giannis dahil siya ngayon ay nag-average ng 25 points, 6 rebounds at 5 assists. Samantalang ang kakampi niya si Giannis Antetokounmpo ay 32 points, 13 rebounds at 5 assists sa 5 game na nilaro nila. Very consistent nga itong si Giannis from game 1 to game 5 samantalang itong si Chris Middleton ay minsan niyang nawala sa game 1 at sa game 2. Kaya nga't kung pag-uusapan ng finals MVP, sa tingin ko nawala ng tanong na si Giannis Antetokounmpo ang mananalo niyan kung mag-champion ng Milwaukee Bucks. At sa ibang balita naman natin, itong ang New Orleans Pelicans ay maaaring kunin itong si Kyle Lowry dahil ito nga si Lowry ay free agent ngayong season na ito. Tapos na ang kontrata niya sa Raptors at ngayon, mukhang pag-aagawan nga siya ng NBA teams pagdating ng free agency. Noong season pa nga lang ay may mga gusto nang kumuha sa kanya, kagaya nga ng Los Angeles Lakers kaso tinanggihan nila ang offer. At pati na hanggang ngayon, ito nga si Kyle Lowry ay pinag-aagawan din. Ito ang Sixers, itong Chicago Bulls at Miami Heat ang New Orleans Pelicans ang nag-expect na habulin itong si Kyle Lowry sa free agency. At sa ating next balita, tungkol nga ito dito kay Klay Thompson dahil itong si Steve Kerr ay meron niyang magandang ibinalita tungkol kay Klay Thompson dahil meron daw malaking improvement dito sa rehab ni Klay Thompson at ngayon muli na nga daw nakakatakbo-takbo itong si Klay Thompson sa court na hindi inaalala ang kanyang Achilles injury. At malaking tulong nga rin daw sa isip ni Klay Thompson yon dahil unti-unti na ngang nag-i-improve ng maganda itong si Klay Thompson. At sa ating last balita, tungkol nga ito kay Giannis Antetokounmpo dahil na-interview nga siya at natanong nga siya kung alam niya ba daw na si LeBron James ay nanood noong Game 5. At sinabi niya, oo nga daw at sinabi din ulit ng reporter na kung alam niya ba daw na noong first NBA Finals nito ni LeBron James ay noong 2007 nga na kung saan hindi pa nga naglalaro ng basketball itong si Giannis. Sinagot niya nga yan ng medyo may pagkagulat dahil itong si Giannis, alam nyo ba, 2008 nga nag-umpisa maglaro ng basketball tapos na draft nga siya noong 2013. At it's crazy to think nga daw ang sagot ni Giannis na hindi pa nga siya naglalaro ng basketball noong si LeBron James ay naglalaro na sa NBA Finals. So kitang-kita mo nga kung gano'ng nakatagal itong si LeBron James dito sa NBA. Yung mga baby noon, yung mga bata ngayon, ay ito, nakakalaban pa rin ni LeBron James after ng mga madadaming taon. So yun nga guys ang ating mga NBA news ngayon para sa video natin. Pero bago natin tapusin ito, shoutout muna tayo sa ating mga manonood na sila Rusty Nail at si Pep Diaz. Salamat sa inyong mga panonood, idol. So yun nga lamang guys para sa ating video. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye.